Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Knock-Knock. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang pamilya na nagse-celebrate ng Father's Day, at makikita na ang ama ay si John Wick este si Evan pala, na isang architect. Samantala, ang asawa niya ay si Karen na isa namang artist. Makikita rin ang kanyang dalawang anak habang masayang nakikipaglaro si Evan sa mga ito. Sa kabila ng masayang selebrasyon ng Father's Day ay mayroon palang lakad sina Karen at ang dalawa niyang anak para magbakasyon, at maiiwang mag-isa si Evan sa kanilang bahay dahil marami itong trabaho na tatapusin. Samantala, habang nag-aayos silang magpapamilya ay dumating si Luis na kaibigan nila at siyang kasamahan ni Karen sa trabaho. Ipinakita naman ni Karen kay Luis ang isang obra niyang sculpture na planong isali sa exhibit sa susunod na linggo. Pagkatapos ay umalis naman kagad si Luis, at sunod dito ay sumakay na rin ang sasakyan sina Karen at mga anak nila upang magtungo sa lugar kung saan sila magbabakasyon, at naiwan si Evan kasama ang alaga nitong aso. Pagsapit ng gabi, habang malakas ang ulan sa labas, si Evan ay makikitang busy sa kanyang trabaho habang nagpapatugtog ng paborito nitong kanta na Pusong Bato. Maya-maya ay tinawagan siya ni Karen at kinumusta ito. Samantala, habang nagpapatuloy si Evan sa kanyang trabaho ay may narinig siyang kumakatok sa kanilang pintuan. Agad niya itong pinuntahan at pinagbuksan. Pagkabukas niya ay nakita niya ang dalawang dalaga na basang-basa sa ulan. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan nila. Sinabi ng dalawa na naliligaw sila at hinahanap ang isang bahay na hindi din alam ni Evan kung saan ito matatagpuan. Sinabi ng dalawa na ibinaba lamang sila ng taxi sa daan, at nabasa na rin ang kanilang mga telepono kaya wala silang kontak, kaya humingi sila ng tulong na kung maari ay makikigamit sila ng phone ni Evan para matawagan ang kanilang kaibigan. Pinahiram naman ito ni Evan ang telepono at isa-isa silang binigyan ng tuwalya. Sa kanilang pag-uusap ay nakilala niya ang mga ito, ang isa ay si Belle at ang isa naman ay si Genesis. Pagkatapos nilang makausap ang kanilang kaibigan ay nalaman nila na maling address pala ang kanilang napuntahan. Kaya nagbook si Evan ng sasakyan upang masundo ang dalawang dalaga ngunit tatagal pa ito ng 45 minutes. Kaya nakiusap ang dalawa na kung maaari ay pwede silang makigamit ng dryer upang matuyo ang damit nila. Kaya binigyan sila ni Evan ng bathrobe. Pinagtimpla ng kape upang uminit ang kanilang nilalamig na katawan, at si Evan na rin ang nagpatuyo ng kanilang mga damit. Pagbalik ni Evan sa labas ay inabutan niyang nagpapatugtog ang dalawa ng music at natuwa sila dahil sa dami ng mga collection ni Evan, at naikwento ni Evan na dati pala siyang DJ. Nagtanong din sila sa mga personal na detalye ng lalaki, tulad ng kung ilang taon na ito at kung saan naroroon ang kanyang asawa at mga anak. Nakita rin nila ang litrato ni Karen kung saan nagandahan sila dito. Nakipagkwentuhan si Evan sa dalawang babae habang hinihintay nila ang sasakyang susundo sa kanila ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay gumawa ng mga hakbang ang dalawang babae upang maakit nila si Evan. Dahil hindi komportable si Evan sa ginagawa ng dalawang babae ay iniiwasan niya ang mga ito at lumilipat siya ng upuan. Kinakausap din nila si Evan tungkol sa usapang Chervan. Maya-maya ay tinignan ni Evan ang phone nito at nakita niyang 20 minutes na lang ay paparating na ang sasakyan. Nagpatugtog din ng musika si Evan at sinayawan naman siya ng dalawa at patuloy na inaakit ni Belle si Evan ngunit sinabihan siya nito na magbihis na sila dahil parating na ang kanilang sundo. Kinuha ni Evan ang mga damit nito at pinuntahan sila sa banyo upang ibigay ang kanilang mga damit. Pumasok siya dito dahil hindi sumasagot ang dalawa. Inaabot niya ang damit nila ngunit nagulat siya dahil nakahubad na ang dalawa at patuloy siyang inaakit. Pinapabihis niya na ang dalawa ngunit hinalikan siya ni Genesis at sinakmal ang lato nito. Pinaglaruan ng dalawa ang lato nito kaya hindi na nakatiis si Evan at in-injection na niya na ang dalawang dalaga. Samantala, sa labas ay naghihintay na pala ang driver ng sasakyan na ibinok nila, ngunit hindi na yun napansin ng tatlo na bising-bisi sa pagtsutsurbahan sa loob ng bahay, kaya umalis na lamang ang driver. Kinaumagahan,
pagkagising ni Evan ay nakita niya ang dalawa sa kusina na nagluluto at nakita niyang sobrang kalat sa loob ng kanyang bahay, kaya nagalit si Evan, ngunit walang pakialam ang dalawa at ipinagpatuloy ang ginagawa nila. Sinabihan sila ni Evan na ihahatid na sila sa bahay nila ngunit sinabi nila na wala silang bahay at ang nais nila ay pumunta sa mga malalayong lugar. Maya-maya ay tumawag si Karen sa phone ni Evan kaya lumabas muna ito at doon kinausap ang asawa, habang iniiwas ang phone sa dalawang babae upang hindi makita ni Karen ang hindi magandang ginagawa ng dalawa. Pagkatapos ng usapan nila ni Karen ay pumasok si Evan na galit sa dalawang babae, pinagbihis niya ang dalawa upang ihatid ang mga ito, ngunit pinagtripan lamang siya ni Belle at Genesis kaya mas lalong nainis si Evan. Maya-maya ay nakita niya na binandalize ng dalawang babae ang sculpture na ginawa ni Karen na i-exhibit sa susunod na araw kaya sobrang nagalit ito. Nagtangkang tumawag si Evan ng 911 upang i-report ang dalawa ngunit binlockmail siya ng mga ito at sinabing maaari siyang makasuhan ng rape sa ginawa niya, kaya hindi natuloy ang pagsusumbong ni Evan. Inalok niya ng pera ang mga ito upang umalis na, ngunit hindi pera ang gusto nila. Maya-maya ay may kumatok sa bahay ni Evan at ito ay si Vivian ang therapist ni Evan, kinausap niya ito at sinabihan na okay na ang kamay niya, ngunit biglang lumabas si Genesis at inakbayan si Evan kaya nagduda si Vivian na kabitiyo ni Evan kaya galit na galit itong umalis sa bahay ni Evan. Hindi tumigil sa pangungulit ang dalawa na parang mga bata, nagpatugtog sila ng malakas at nagkalat sa loob ng bahay ni Evan at sa galit niya ay nagawa niyang sakalin si Genesis. Hindi na siya nakatiis kaya tumawag ulit si Evan ng 911 ngunit pinatay ni Genesis ang phone, at pumayag na ang mga ito na tigilan na siya. Ilang sandali pa ay inihatid naman ni Evan ang dalawa sa isang lugar sakay ng kanyang kotse, agad naman siyang bumalik sa bahay niya at pagdating doon ay iniligpit ang mga kalat at sinubukang burahin ang mga sulat sa sculpture ni Karen. Kinagabihan, nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang mga project ngunit may narinig siyang ingay sa bahay nito. Kaya lumabas siya ng kanyang kwarto at habang naglalakad siya ay nakita niya ang kanilang family picture na nasa sahig at biglang may pumalo sa ulo ni Evan na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Pagkagising ni Evan ay napagtanto niya na nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa kama. Habang si Genesis ay nagme-makeup at si Belle naman ay sinuot ang damit ng anak na babae ni Evan. Bumalik pala sina Belle at Genesis sa bahay ni Evan, sinulatan nila ang kwarto ni Evan habang hinubad naman ni Belle ang underwear nito, at inihagis sa mukha ni Evan, ilang sandali pa ay tumawag si Karen at naisagutin ng dalawa ang phone kung hindi papayag si Evan sa gagawin ng dalawa kaya walang nagawa si Evan kundi ang sundin ang gusto nila. Sinakyan naman ni Belle si Evan na parang kabayo habang naka-video sa phone nito samantalang si Genesis ay lumabas, nagpumiglas si Evan kaya natanggal ang tali nito at hinampas niya si Belle, tinanggal niya ang tali at naglakad ng mabilis patungo kay Belle. Sinakal niya si Genesis habang kumakain ng cake ngunit tinusok siya nito ng tinidor sa balikat kung saan naparalisa nila ang lalaki dahil sa sakit, tinali nila si Evan sa upuan habang nakabusal ng underwear ang kanyang bibig at pinaglaruan ito. Nilagyan din nila ng headphone si Evan at tinatanong tungkol sa araw-araw niyang ginagawa para sa kanyang pamilya, kapag mali ang sagot ni Evan ay nilalakasan nila ang tugtog sa headphones para mabingi si Evan. Sa huling bahagi ng laro ay sinabihan nila si Evan na kapag nagkamali ito ay kamatayan ang parusa sa kanya ngunit biglang may nag-doorbell. Pinapasok nila si Luis at itinago si Evan, nagpakilala ang dalawa bilang mga pamangkin ni Evan. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Luis ang pag-vandalize sa sculpture ni Karen kaya nag-alala si Luis, nagalit siya sa dalawang babae dahil sa ginawa nila sa sculpture. Napansin din ni Luis ang kakaibang ingay sa loob ng bahay at nakita niya si Evan na nakatali kaya iniligtas niya ito. Lumabas naman kaagad si Luis dahil pinagbabasag na ng dalawa ang sculpture ngunit sinumpong ng hika si Luis at kinuha ang inhaler nito at pinagpasapasahan kaya netisod si Luis at nabagok ang ulo nito na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kagad naman na binalot ng dalawa ang bangkay ni Luis at ginamit nila ang phone ni Luis at Evan sa pag-text ng mga masasamang salita tungkol sa asawa nito upang ipalabas na si Evan ang pumatay kay Luis. At inilagay din nila ang phone nito sa kotse. Pagkatapos ay pinagpatuloy nila ang laro kay Evan habang naka-headphone, tinanong nila kung ano ang parusa sa pagiging manyakis ngunit galit na sinagot na Evan na mahal niya ang kanyang pamilya,
sinabihan siya ng dalawa kung mahal mo ang iyong pamilya bakit ka nakipaglaro ng apoy sa amin, mas lalong nagalit si Evan dahil sila daw ang pumasok sa bahay nito at pinilit siyang makipaglaro ng lato-lato. Samantala, mag-aalas dos na ng madaling araw nang makikitang naghuhukay ang dalawa ng libingan habang nakatingin lamang si Evan at nakatali. Nakuha naman ni Evan ang iPad gamit ang kanyang paa para tawagan si Karen ngunit nahuli siya ni Genesis. Biniro din ng dalawa si Evan sa pamamagitan ng pangungulit nito sa mga anak niya at doon niya nalaman na matagal na pala siyang minamanmanan ng dalawang babae. Pumunta ang dalawa sa kwarto ni Evan at kinalat ang mga damit, binasag ang mga sculpture at paintings ni Karen, binandalize ang buong bahay at maging ang kwarto ng mga anak ni Evan ay hindi rin nakaligtas sa paninira ng dalawa. Ginupitan din nila ang buhok ni Evan at habang sinisira nila ang mga gamit sa sala ay aksidenteng nahulog ang isang figurine na may lamang baril. Kinuha nila ito at tinutok kay Evan, maya-maya pa ay pinakawalan nila si Evan upang maglaro ng tago-taguan ngunit tumakas si Evan. Ngunit habang tumatakbo siya papalayo ay netisod siya sa isang matigas na bagay kaya nahuli pa rin siya ni Genesis. Pagsapit ng umaga, ay inilagay na nila si Evan sa hukay at tinabunan ng lupa ang katawan habang nakalabas ang ulo nito. Pinilit naman siya ng dalawa na tawagan si Karen upang aminin ang lahat ng kanyang ginawa. Noong una ay pumayag siyang gawin ito ngunit ang ginawa niya ay sumigaw ng malakas at sinabi na humingi ng tulong sa 911 dahil nasa panganib siya. Ngunit lumalabas na hindi rin pala totoo na tinawagan nila si Karen. Sinubukan din siyang takutin ng ihampas ni Genesis ang isang sculpture kaya napasigaw si Evan sa takot. Habang paalis na ang dalawa ay sinabihan nila si Evan na isang laro lamang ang ginawa nila at isa si Evan sa mga biktima nila at katulad din niya ang ibang lalaki na marupok at mahina sa tukso. Iniwan din nila ang phone ni Evan sa harap nito habang nakapost sa FB ang ginagawa nilang paglalaro ng lato-lato ni Belle. Kaya pinilit ni Evan na ilabas ang kanyang kamay upang mabura ang video ngunit sa halip na delete ang mapindot niya ay like button pa ang napindot niya. Napakasakit naman nun Kuya Eddie. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang pamilya ni Evan at bumungad sa kanila ang buong kalat sa bahay at nabasa nila ang mga isinulat ng dalawa. Kung ikaw kaibigan ang nasa kalagayan ni Evan, ano ang gagawin mo sa sitwasyon na yon? Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.